binasbasan ni Jacob ang mga anak niya. Ika-49 na kabanata. Pagkatapos, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at sinabi, "Magsiparito kayo dahil sasabihin ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo sa darating ng panahon. Mga anak, lumapit kayo at makinig sa akin na inyong ama. Ikaw, Reuben na panganay ko, ang kauna-unahang lalaki kong anak. Mas tanyag ka at mas makapangyarihan kaysa sa iyong mga kapatid. Pero katulad ka ng kumukulong tubig, dahil hindi ka makapagpigil sa iyong pagnanasa, kaya ka sumiping sa aking asawang alipin. Hindi ka na hihigit sa iba. Kayo, Simeon at Levi na magkakampi, ginagamit ninyo ang inyong armas sa pagmamalupit sa iba. Hindi ako sasama o dadalo sa pagtitipon ninyo, dahil pumapatay kayo ng mga tao kapag galit kayo, at pinipilayan ninyo ang mga toro kapag gusto ninyo. Susumpain ko kayo dahil sa inyong galit na napakalupit. Paghihiwalayin ko kayo at ipapangalat sa Israel. Ikaw, Huda, pupurihin ka at igagalang ng iyong mga kapatid. Tatalunin mo ang iyong mga kalaban. Katulad ka ng batang leon na matapos hanapin ang sisilain ay bumabalik sa kanyang lungga at doon magpapahinga. At walang makakapagtangkang gumambala sa kanya. Patuloy kang mamumuno, Huda. Magmumula sa mga lahi mo ang magiging mga pinuno. Kaya magbibigay ng buwis sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Magiging sagana ang iyong lupain. Kaya kahit itali mo ang asno malapit sa pinakamagandang tanim na ubas, hindi niya ito makakayang ubusin dahil sa dami. At kahit ipanglaba pa ang katas ng ubas, hindi ito mauubos. Kaya dahil sa masaganang katas ng ubas, magniningning ang iyong mga mata. At sa masaganang gatas higit na puputi ang ngipin mo. Ikaw, Zebulun, maninirahan ka sa tabi ng dagat. Ang lupain mo ay magiging daungan ng mga sasakyang pandagat. Ang lupain mo ay aabot hanggang sa Sidon. Ikaw, Isakar, katulad ka ng malakas na asno, pero nagpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Titiisin mong magpaalipin kahit papagpasanin ka ng mabigat at sapilit ang pagtrabahuhin, basta't mabuti at sagana lang ang lupaing titirahan mo. Ikaw, Dan, pangungunahan mong mabuti ang iyong mga tao bilang isa sa mga lahi ng Israel. Magiging katulad ka ng makamandag na ahas sa tabi ng daan na tumutuklaw ng paa ng dumaraan na kabayo. Kaya nahuhulog ang nakasakay dito. Pagkatapos sinabi ni Jacob, "O Panginoon, naghihintay po ako sa inyong pagliligtas." Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. "Ikaw, God, lulusubin ka ng grupo ng mga tulisan, pero gagantihan mo sila habang tumatakas sila. Ikaw, Asher, magiging sagana ka sa pagkain. Aani ka ng mga pagkain na para sa mga hari. Ikaw, Naphtali, katulad ka ng pinakawalang usa na nanganganak ng magagandang supling. Ikaw, Jose, katulad ka ng mailap na asno sa tabi ng bukal o sa tabi ng bangin. Kaiinisan ka ng mga mamamana. Sa galit nila ay papanain kanila, pero palagi mo rin silang papanain. At ang braso mo ay patuloy na lalakas dahil sa tulong ng makapangyarihang Diyos ni Jacob, ang tagapagbantay at ang bato na kanlungan ng Israel. Siya ang makapangyarihang Diyos ng iyong mga ninuno na tumutulong at nagpapala sa iyo. Bibiyayaan kanya ng ulan at tubig sa mga bukal, at bibiyayaan kanya ng maraming anak at hayop. Ngayon marami akong pagpapala, labis pa sa kasaganaan noon ng mga sinaunang kaburulan. Naway matanggap mo ang mga pagpapalang ito, Jose, ikaw na nakakahigit kaysa sa iyong mga kapatid. Ikaw, Benjamin, katulad ka ng asong lobo na sumisila sa umaga ng kanyang nahuli para kainin, at sa gabi ay pinaghahati-hatian ang natirang nasamsam. Sila ang 12 anak ni Jacob na pinanggalingan ng mga lahi ng Israel, at iyon ang huling habili ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Ang pagkamatay ni Jacob.
Matapos habilinan ni Jacob ang mga anak niya, sinabi niya, "Ngayon, sandali na lang at makakasama ko na ang mga kamag-anak ko sa kabilang buhay. Ilibing niyo ako sa libingan ng aking mga ninuno, doon sa kuweba na nasa bukid ni Ephron na Heteo. Ang bukid na iyon ay nasa Makpela sa silangan ng Mamre, na sakop ng Kanaan. Binili ng lolo kong si Abraham ang bukid na iyon kay Ephron para gawing libingan. Doon siya inilibing pati ang lola kong si Sarah at ang mga magulang kong sina Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at kuweba ay binili sa mga Heteo." Pagkatapos magsalita ni Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya at nalagutan ng hininga. At isinama siya sa kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na.